Hello, hello, hello. Good afternoon dito sa Saudi, kung saan man kayo, magandang araw. So ngayon, meron tayong pag-uusapan na parte ng ating mga sasakyan na hindi naman natin nakikita kasi nasa loob siya, internal parts. Pero nakakatulong sa atin ng malaki. So anong klaseng tulong binibigay nila sa atin? So diba sa mga normal na sasakyan noon, wala silang BBT. So ito yon, BBT. Yung mga normal na sasakyan noon, ito lang ang meron. Wala siyang extension na ganito. So ang tawag dito is BBT, BBTI. So variable bulb timing intelligence. Yan. So ito yung bago, ito yung luma. Ang mapapansin niyo ho, may mga butas sila diyan sa loob. Yan. So bakit kailangan yung luma at saka bago parehas yung butas? Kasi po yan, may mga kanya-kanya pong trabaho yan dyan sa loob ng ating sasakyan. Of course, para sa daluyan ng labis. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi siya magtatrabaho kung hindi tama yung langis na dumadaloy sa loob ng kanyang internal parts. Kasi ito parang may accessories to sa loob na gumagana sa different type of pressure ng langis. So hindi siya sa isang pressure lang. Coordinated siya nito. Pag ito wala, hindi rin gagana to. So ito, pag walang kuryente, nananatili siyang close. So ayan, may mga spill opening yan. Ayan. So ito, kakabit natin. Kailangan nakaset up ko ng maayos. So ayan, kita ba? Ayan. Ayan. Ito nyo, may mga butas din siya. Kailangan sakto siya dito sa mga butas na to. So ayan, paganyan siya. Pero tatanggalin ko muna. Ayan natin siya dito. So ayan. So, kahit hindi basta-basta siniset up kasi may timing yan. May properly timing yan. So ito, bank to. Ito yung kanyang chain. May marka. Itatapat siya natin dito kasi bang to. So kailangan siya bang to. Ayan, 2. Ayan, 2. Ayun yung 2. Ito yung 2. So ayusin natin to kasi baliktad siya. Hindi, tama. Tama. Ako na naman ang nalilito. Huwag ka malito. Huwag kang malilito dahil pag nalito ka, sigurado. Ayan. Ganyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan.
Guys, wala mapi. Ah. Talbang. Talbanes. Kami. Kami. Ha? Oh. But not a big vibration, it's not problem. Have vibration? Oh, it's weak. So ayan, kung mapapansin nyo ito, naka-align na siya. Ayan. Ito yung core, naka-overlap. Ayan po. Ano po ba ang magandang naidudulot sa makina ng BBT operated? Ayan. Bakit siya BBT operated? Hindi kagaya ng mga unang makina na timing gear lang siya. Pero gumagana naman. Ayan. Ang may tutulong po niyan sa ating makina, nakakapagpaganda siya ng performance. Anong klaseng performance? Siyempre, smooth yung takbo ng makina. At saka fuel efficiency. Nakakapagpatipid siya sa mga sa konsumo ng gasolina ng ating mga gas. Depende sa ating takbo. Halimbawa, long distance travel. Yan. Ang tipid niya. Kasi siya mismo nag-a-adya sa sarili niyang torque. Depende sa kailangan ng sasakyan. Kasi yung mga luma noon, pag binigyan mo ng gas, talagang kakainin niya yung gas. Ito hindi. Pag binigyan mo ng gas, bibigay sa'yo power. Less efficiency. Less yung konsumo ng gas kasi ina-adjust niya mismo kung paano gagawin ng kung ano ang kailangan ng makina. Kailangan niya ng power na less consume mo sa gas, yun ang ibibigay niya. Dahil dito sa BBT na to. Kasi ito nag-a-adjust to ng tamang opening dito. Dito. Halimbawa siya, nag-accelerate ng mataas, i-adjust niya to. So, kahit na siguro balasubas yung driver, sige lang ng sige, okay pa rin yung makina kasi may self-adjusting capability siya. Ayan.
So ito. Pero hindi pa itong pinakaano niya kasi may isa pang chain to dito na malaki. Connected doon naman sa crankshaft. Ito kailangan lang talaga to properly set up. Kasi pag hindi mo to na set up, yung synchronization ng makina hindi tugma. Hindi magtutugma yung crankshaft at camshaft na dapat siya ay naka-timing, properly coordinated, hindi delay yung isa, hindi naman advance yung isa. So dapat properly coordinated silang dalawa, ng crankshaft at saka camshaft, ng exhaust at saka exhaust. So ito ay okay na. So ito naman yung isa, yung bank 1. Bank 1, ang location nito, nandoon siya sa loob ng, ano, kung tumayo ka sa kanang bahagi ng sasakyan, nasa kanan din siya. Ito yung bank 1. Kaya siya tinawag na bank 1 kasi gawi siya dun sa piston number 1. So ayan, kailangan malinis to. Ito ay BBT din to. Double BBT, intake at saka exhaust. So bakit naglagay ng ganito yung mga manufacturer? Dahil na rin sa kanilang sa nakukuha nilang feedback sa bawat modelo ng sasakyan. Kasi yung mga naunang modelo, wala namang ganito. So tumataas yung cost ng gasolina, nagre-reklamo ngayon yung consumer. Yung ganitong sasakyan, mataas ang konsumo ng gasolina. So syempre, innovation niya ng mga modelo. So naisip na nga, no, mag-invento sila ng paano patitipirin yung isang sasakyan. Pero hindi masasacrifice yung power ng sasakyan. Nadagdagan pa yung power. Kasi syempre, hindi ka naman magde-develop ng sasakyan. Babaguhin mo yung isang bagay, tapos apektado naman yung isang bagay. Dapat lahat nag-iiba with good benefits. Kanya-kanya ng ano yan. Papansin nyo naman ngayon, pagandahan na ng mga modelo ng sasakyan. May mga eco-car na, eco-friendly, may mga electronic na. So ito Toyota to, Toyota V6 engine, Avalon. Kailangan malinis yan para maiwasan natin yung pagkagasgas ng ating mga camshaft bearing. Kasi wala naman siyang ano. Lalaglan natin siya ng langis. For lubrication. Ito nga pala, hindi ito pwede magkabaliktad. Kasi may mga kanya-kanyang gear sensor yan. Ayan. Mapapansin nyo ito, meron. Yung isa naman, wala. Wala. So hindi siya pwede magkabaliktad. Ito, exhaust to, exhaust. So dito siya. Ito, intake, camshaft. Dito siya. So, ayan.
ايه انا جربته صح؟ ها؟ جرب انت ازيرا بعدين صح؟ خلاص when I finish sound ما في ها؟ تجرب ولا ما في تجرب؟ انا جرب خلاص كويس؟ كويس ان شاء الله ها برو؟ هيك من بعد علينا غيره Actually talaga hindi na ganito ang trabaho ko dito. Kaya lang nakikisuyo yung kasama ko. I-set up ko muna to. Kaya mapapansin nyo. Kaya maya nawawala ako kasi may iba din akong trabaho. Mas masakit sa ulo ang trabaho ko kaysa ganito. So ito, parehas din siya may timing mark. So ito, dahil bank 1 siya, iba din ang setup nito. So ito yung isang guhit, yan yung dalawa. So itatapat natin siya dito sa isa. So ganun din ito. May dalawa, may isa. So dito ang tapat niya sa isa. Ayan. Ayan. Oh, sorry. Ayan, ganyan. Ayan. Isa, isa. Mukhang mali ata. Mali tayo. Dapat sa kanan yung maliit. Ayusin natin. Ayun. Ayun. Thank ayan. So, ayan. One. One.
bigas. Bakit matigas? Ang dami lang. Swabe. Huwag mo pilitin. Ayan. Lagyan natin. May mali. Kailangan natin tingnan, may mali. May mali. Kaya yan tinatanggal kasi ano siya, mahirap talaga siya i-set up, kaya siya tinatanggal doon sa cylinder head. Kasi nandoon to sa pinaka ano, siksik yung location nito, hindi gaano komportable kung hindi mo tatanggalin, kaya kailangan siyang tinatanggal para ma-set mo ng maganda. Gamit tayo ng gloves para hindi masakit sa kamay. Sakit eh. Sakit eh. Nakakasakit ko eh.
ayan, kailangan yung guide nakapasok doon, ayun yung guide. Ayan. Ayan. So ayan siya, nakaset na siya. Number 1. Ayan. Bakit siya tagilid? Kasi ito tagilid din ito. Kaya ganyan ang set niya. So ayan. Kita ba? Ayan. So ito kailangan yung guide pasok. Ayan. Ayan na. Set na natin yun. Ito rin yung makina nang nai-picture ko, yung makinang sabi ko may taba. Bakit nagkakaroon ng taba yung makina? Ito yun. Na-delay lang gawin kasi nagantay pa kami ng pyesa. Tagal dumating yung BBT. Ino-order pa kasi yung ano nito kasi limited ang mga pyesa nito. Abalon. American car. American car. So ito, ang function din ito sa sasakyan, kasama siya sa component ng BBT. So ito, actuator actuator valve. Intake camshaft actuator valve. So ito, electrically operated to. Kailangan nito may kuryente din from computer.
Kapag binigyan siya ng computer, mag-o-open yung valve. So kung alin dito ang palalabasan niya. Yung isa dito supply, yung isa return. So hindi siya basta-basta umu-open. Benefits niyan sa ating mga sasakyan is nagpapatipid ng gasolina saka nag-i-improve ng performance. Para sa yung ating mobility ay komportable. Pati yung ating bulsa komportable rin. So gumaganda yung innovation ng sasakyan. Yung bawat new model may bagong feature para sa ating convenience. Ito saka na lang ito ihigpitan kasi may mga ano pa itong connected sa cylinder head. So ganyan lang muna siya. Ganyan lang ang setting yan. Pag higpit niyan, pag kinabit na doon. Nagawa na rin siguro dati to kasi naglagay na sila ng sarili nilang timing mark. Yan. So, maganda rin. Kasi para hindi rin naliligaw, naglalagay sila ng ano, basic na yan sa mga mekaniko. Maglalagay sila ng sarili nilang marking. Pero as long as nakabisado nyo na yung setup, hindi nyo na kailangan maglagay niyan. Kasi parang nagiging dumi rin sa bakal. May mga marking naman kasi yan. Ayan. Kita ba? Ayan, dilaw. Ay, kita pala eh. Tapos yung isa nung doon. So lahat yan. Kahit yung malaki nating chain, meron silang mga marking. Ayan. So, itatapat lang yan sa mga ano. So, ito sa baba to, sa crankshaft. Ayan. So, ito sa camshaft. So, basta sundin nyo lang yung tamang, ano yan. Ano yan. Mas madali nang iset up. Yung mga bago ngayon. Kita gaya noon na magbibilang ka pa. Ay, ako pala. Rinig ba? Bakit di na siya may transfer sa likod? Baka masayang na naman video natin.
tatabi muna natin ito. Linisin natin yun.